naaalala nyo, meron po akong unang vlog kay Jan Regala, ang dating action star na ngayon ay medyo nagkaka-problema na sa kanyang health. And as you can see sa mga pictures na ito, yan yung mga previous instances na nakitaan siya na talagang nanghihina siya, tapos na-stroke siya, and talagang kailangan niya ng immediate na medical intervention. So, ayun nga, marami pong tumulong na artista, maraming nawang artista na mga kaibigan niya na bumuhos po ng kanilang mga tulong para at least maipagamot si Jan Regala. And at the same time, yung sobra na pinanggastos sa kanyang medical bills is napunta sa kanyang bank account. After siguro yung sessions, yung mga medications, yung confinement sa hospital, biglang nagkaroon ng another issue. Ngayon naman, nagre-reklamo si Jan Regala na bakit wala daw siyang kuha na donation. So, pagdating naman sa donation, hindi necessarily na pera na makukuha mo. Meron din mga donation in kind na kung saan hindi directly ibibigay sa yung pera, pero ibabayad kung ano man yung nagastos, yung kailangang mga bills sa inyong confinement, doon sa hospital, yung clothing mo, yung mga ganon. Or yung pambayad sa bills kung meron kang hindi nabayaran na mga utang sa Meralco, sa mga water bills, sa Maynilad, o kaya yung upa mo sa inyong apartment. So yun po yung nangyari. And dumulog po si Jan Regala sa program ni Raffy Tulfo para ireklamo yung mga nag-donate sa kanya na bakit daw wala po siyang nakuha ni Cinco ba yun, yung term niya, yun. And syempre, marami ang nagulat bakit biglang ganun yung ihip ng hangit after all the therapy, tapos biglang ganun yung feedback ni Jan Regala. So, nag-react din yung mga artista na kung saan nagulat sila, na loka talaga sila, na bakit ganun yung tinulungan namin na friend namin is parang sila pa yung parang nagkaroon ng issue. And nag-react din yung iba na kung saan nag-express din sila ng kanilang saloobin na kung saan they reject yung mga allegations ni Jan Regala, na in-explain nila meron din silang mga pinakitang evidence na kung saan talagang merong nag-pour ng support. And of course, talagang tinulungan nila si Jan Regala kasi nga na-confine siya. Jan Regala received appropriate medical intervention, yung mga medication, yung mga IV niya, yung mga necessary sa kanyang treatment sa mental improvement, psychological improvement, kasi nga nagkakaroon siya ng substance. Isa siya sa mga suffer ng substance abuse dahil meron siyang history of, ayan, gumagamit po siya ng droga, very dependent siya dati ng alcohol, yung mga ibang substances, or paniligarilyo. So, yon, very dependent siya. That's why mahirap talagang tanggalin kapag dependent yung isang tao sa isang or several substances. Nakalimutan ko palang idagdag na yung latest segment ni Jan Regala with Raffy Tulfo is medyo nalink pala yung kanyang assistant na hinar ng mga artistang nag-donate sa kanya na kung saan siya yung nag-ahawak ng pera. Pero ang problema, siya yung allegedly isa sa mga parang persons of interest na kung saan yung sinasabi is may kinalaman sa pagka wala di umano ng mga fans o kaya pera ni Jan Regala galing sa mga donations ng mga artista, kaya medyo iniimbestigahan yung kaso na yon dahil panibagong issue na naman yun sa kanya. I really understand yung mga sentiments ng kanyang mga close friends, which is yung mostly ata or 50% are also celebrities na nasaktan din dahil sinabihan sila na wala silang naiambag, or sinabihan sila na sila mismo yung kumuha sa donations ng ibang artista na walang nakuha daw umano, di umano si Jan Regala. Dahil mahirap kumita ng pera, mahirap magbigay ng pera or in kind ng gift, mahirap tumulong dahil it needs time,
energy sacrifice para at least mapaangat mo ng konti yung estado ng isang tao or subject na gusto mong tulungan. And yes, I really understand din sa side ng mga friends niya because hindi talaga lahat ng tao ay deserve na mabigyan ng tulong. So, ano nga ba ang mensahe mo kay John Regala despite all the odds na nangyayari, na nagsi-circumvent na situation niya as a person living with several medical and psychological conditions? And of course, na ang consequence niya sa pagiging dependency niya sa illicit substances is losing friends and even families. So I hope may natutunan kayo dito sa vlog ko na to, my short vlog. And if you have any comments, suggestions or reactions, just comment down below. And of course, subscribe my two YouTube channels, The Starf Anthony and The Starf Anthony Vlogs, and reach me out at my Facebook page, Instagram or Twitter, The Story of Anthony. So that will be all. Thank you guys and have a good day.